Sabay na magtataas ng kontribusyon ng PhilHealth at Social Security System sa susunod na taon. Sa ilalim ng Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018, binibigyan ito ng kapangyarihan ng SSS na magtaas ng kokolektahing kontribusyon mula 12% noong 2019 hanggang sa umabot ito ng 15% pagdating ng 2025. Para sa 2021 ay madadagdagan ng 1% sa buwan ng hulog ang mga miyembro. Dahil naman sa Universal Healthcare Act of 2019 ay magtataas ng buwan ng hulog sa PhilHealth mula 3% ay magiging 3.5% na ito. Ngunit pakiusap ng Trade Union Congress of the Philippines at Employers Confederation of the Philippines, sana ay ipagpaliban muna ito gaya na rin ang ginawa ng Pag-ibig na iniatras na sa 2022 ang kanilang nakatakdang pagtaas ng kontribusyon. Ayon kay ALO-TUCP spokesperson Alan Tanhusay, ito'y para hindi na rin mabawasan ang iuuwing sweldo ng mga manggagawa, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Pag pinagsama mo yan, siguro abuti ng 200 pesos yung pinakamababang monthly contributions ng mga members. Yung mababawas sa kanila kada buwan. Pero mas malaki yung mababawas sa employer kasi nga 75-25 yung sharing dyan. Ayon naman kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., wala sa panahon ang pagtataas dahil maraming mga kumpanya ang nagsara at marami pa rin ang hindi nakakabawi, kaya't kahit maliit na halaga ay malaking bagay sa kanila. Maraming sektor na nagtano, gaya ng tourism, yung mga restaurant, mga hotels. Ngayon nga, kung mga dalawang taon lang, hindi makaka-open yan mo ngayon, kahit ang piso lang, malaking bagay. Sinubukan ng UNTV na hingin ang panig ng SSS hinggil sa usaping ito. Subalit sa December 23 pa nila, ibibigay ang iba pang detalye ng kanilang nakaambang pagtataas ng kontribusyon habang ang PhilHealth naman ay binabalangkas na ang kanilang maging statement sa issue. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.